Maraming panglabas na bansa na organisasyon ang kinabibilangan ng Pilipinas, mga samahan na nakukuhanan natin ng benepisyo at tulong. Isa na sa mga maituturing na pinakanaging pioneer ang Pilipinas na asosasyon sa labas ng bansa ay ang ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nation. Paano nga bang nakakatulong ito sa ating bansa? Ano nga bang layunin ng ASEAN sa mga bansang kasapi nito? Kailan nga ba nagsimula ang samahan na ito sa Asia? May pangtatapat nga ba kaya ito sa European Union? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin ang kasaysayan ng Association of Southeast Asian Nation o ang ASEAN. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming mga makapangyarihang bansa sa kasalukuyan ang patuloy na nagiging laman ng balita tungkol sa mga pandaigdigang issue. Pero may isang grupo o samahan ng mga bansa sa Asia na tila inihihiwalay nila ang kanilang sarili sa ibang mga bansa sa mundo. Ito ay ang ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nation. Ito ay isang regional organization na matatagpuan sa Southeast Asia. Binubuo ito ng 10 mga bansa at layunin ng samahang ito ang kapayapaan, pagkakaisa at tulungan ng bawat bansang miyembro nito. Sa ngayon, ang samahan ng mga bansang ito ay nagkakaroon ng pag-unlad dahil na rin sa kanilang economic growth, regional integration, geopolitical significance, diplomatic platform at regional cooperation. Nagpapakita lamang ito na dahil sa pagkakaisa at suporta ng bawat bansang kabilang dito, ang 10 bansang ito ng ASEAN ay hindi may kakilang mga bansang titingalain sa darating na panahon. Ang Southeast Asia sa kasalukuyan ay isa sa mga rehiyon sa mundo na may fastest growing market. Subalit hindi ito nalalaman ng ibang mga bansa, kaya naman itinuturing itong silent rise o tahimik na pag-asenso ng ASEAN. Ibang organisasyon na ito kumpara sa ibang mga pandaigdigang samahan. Pinahahalagan kasi ng bawat bansang kasapi nito ang boundaries at limitasyon ng bawat bansa pagdating sa kanilang kakayahan sa lahat ng aspeto bilang isang bansa. Bago nila ipatupad ang isang desisyon, sinisiguro muna nilang lahat ng miyembro nito ay iisa lamang ang magiging pahayag at lahat ay dapat munang sumang-ayon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand at ang Vietnam. Ang ASEAN ang pumalit sa Association of Southeast Asia o ASA. Ito ay maliit lamang na unyon na binubuo ng Thailand, Pilipinas at ng Malaysia noon. Ang ASA ay itinatag noong taong 1961 na ang layunin ay tulad din ng ASEAN. Noong mga panahong iyon, maraming mga bansa sa Southeast Asia ang hindi sang-ayon sa malawakang impluensya ng komunismo. Ang Pilipinas ay nakikipaglaban noon sa hukbalahap. Ang gobyerno ng Indonesia naman ay kalaban ng Indonesian Communist Party at kasalukuyang nagaganap naman sa Malaysia ang pag-aalsa sa Sarawak upang mas maging madali sa kanila na sugpuin ang mga ito. Dahil na rin sa may isa lamang silang layunin ay nagsanib puwersa sila upang mas maging malakas. Subalit taong 1963, nang mabuwag ang maliit lamang na samang ito na napalitan naman ng Mafilindo na binubo ng Malaysia, Philippines at Indonesia. Pero hindi din nagtagal ang samahang ito dahil sa noong panahong iyon, ang mga bansang ito ay walang ibang iniisip kundi ang kanilang mga sariling kapakanan lamang, kaya tuluyan din itong nabuwag taong 1965.
Sa kabila ng pagkakabuwag ng dalawang samaang ito sa mabilis lamang na panahon, taong 1967 nang magkaroon ng isang pagpupulong ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore at Pilipinas sa Bangkok upang pag-usapan ang nais nilang itatag na panibagong samahan sa Southeast Asia. Doon ay pinirmahan nila ang isang kasunduan noong 8 ng Agosto 1967 na magsisilang at magtatatag sa ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nations. Hindi nagtagal, ilan pang mga bansa ang nahikayat na sumama sa organisasyon na ito. Sumapi ang Brunei noong taong 1984, ang Vietnam noong taong 1995, ang Laos at Myanmar noong taong 1997 at ang Cambodia noong taong 1999. Hindi man naging magandang samahan noong maumpisa, ito ay dahil na din sa hindi pagkakasundo ng bawat bansang kabilang dito at paghihinala ng bawat bansa sa lihim ng iba't ibang bansa, kinalaunan dahil sa isang layunin ay nagawa nilang magkasundo at magkaisa. Noong taong 2022, ang Timor-Leste ang 11th nilang hindi opisyal na miyembro. Ang mga bansang miyembro ng ASEAN ay may pagkakapareho pagdating sa kanilang mga geographical at cultural identity, maging ng paniniwala at tradisyon. Sa kabila ng pananahimik lamang ng ASEAN, kinilala pala ito noon bilang most successful multilateral organization sa rehiyon ng Asia, lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa bawat bansa. Ito'y dahil na rin sa kooperasyon ng mga kasapi nito na pinahahalagahan ng samahan. Bukod sa seguridad at kapayapaan, kinilala din ang ASEAN bilang world's fastest growing market sa buong mundo. Sa katunayan, kung ang ASEAN ay isang bansa lamang, maaaring ito na ang 7th pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Pinagtutuon ng pansin ng ASEAN ang pangkalahatang pag-angat o ang sabay-sabay na pag-asenso ng lahat ng bansang kasapi nito. Walang unahan, hilahan at inggitan sa samahan, hindi katulad ng mga samahan sa West. Sa isang artikulo na inilathala ng HSBC Business sa taong 2030, 70% na populasyon ng ASEAN ay magiging middle class na. Ang rehiyon ay maaari din umanong maging pang-apat na may pinakamalaking ekonomiya sa mga susunod na dekada sa buong mundo. Ang mga balitang ito ay suportado ng mga katotohanan na noong mga nakaraang taon, ang teknolohiya at e-commerce ay naging laganap sa buong rehiyon. Ang pangyayaring iyon ay nagbukas ng maraming mga pintuan para sa mga investors na pumasok sa mga bansang kasapi ng ASEAN na labis na nagpaganda sa ekonomiya ng mga ito. Hindi man nagiging pantay-pantay ang kontribusyon ng bawat bansa pagdating sa pagpapaunlad ng kanilang rehiyon, malakas pa din ang kanilang paniniwala na ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong organisasyon. Isa ngayon sa may tuturing na biggest assets ng ASEAN ay ang lumalago nitong sektor sa digital technology. Patuloy din ang kanilang pagpapalawak ng sustainable infrastructure development upang masiguro ang pangangailangan ng bawat kasapi nito. Nagkaroon din ng master plan connectivity ang ASEAN kung saan sinusubukan naman nilang linangin ang kakayahan ng mga mamamayan sa bawat bansa. Malaki kasi ang potensyal ng mga mamamayan mula sa mga bansang ito pagdating sa technology at engineering. Inaasahan ng marami na ang Southeast Asia sa mga darating na panahon ay maging global tech and startup hub. Labis man na pinalumo ng nakaraang pandemya ang ASEAN, unti-unti naman itong nakabangon at patuloy na umaakyat upang mas umunlad. Malaking bahagi ng pinagkukunang yaman ng mga bansang ito ay mula sa kanilang turismo dahil na din sa geographical location ng mga ito. Kaya noong magkaroon ng pandemya at nagsara ang lahat ng paliparan at pantalan, malaking bahagi ng kanilang sanang kikitain ay nawala. Kasama pa dito ang napakaraming mga negosyo na nagsara at nalugi. Pero sabi nga ng marami, pagkatapos ng bagyo ay laging may bagong araw na sisibol. Nagbukas ang maraming mga pintuan sa mga bansang ito pagdating sa e-commerce at online business. Sa ngayon ay kayang-kaya ng makipagsabayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa malalaking mga bansa sa mundo. Taong 1992, ilagdan din ng mga miyembro ng ASEAN ang ASEAN Free Trade Agreement o ang AFTA. Napapaloob dito ang pagtanggal sa mga taripa sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagpapalitan ng mga produkto. Makakapaglabas-pasok sila ng mga produkto mula at papunta sa mga bansang kasapi ng samahan ang hindi kailangang magbayad ng buwis. Ang isang organisasyon gaya ng ASEAN ay may malaking tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan ng isang samahan. Dahil sa ASEAN, napag-uusapan kung paano mapangalagaan ang kapakanan ng bawat bansa at bawat mamamayan sa loob ng mga bansang ito. Dahil sa ASEAN, nakikinamang ang Pilipinas sa tulong ng ibang bansa ukol sa kapayapaan, negosyo, ekonomiya, kultura at iba pa.
Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ng ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!